Ngayon mga boss, hindi pa tayo makapag-gala sa magagandang lugar dito sa New Zealand kasi hindi pa natatapos yung winter at sobrang lamig talaga kaya hindi ako makalabas. Ang ginagawa ko na lang pag nandito sa bahay at wala kaming pasok, nagbablog o kaya nanonood lang ng mga movies sa Netflix. Pero ayan yung mga boss, malapit na yung summer dito at yun na lang din yung hinihintay ko para makagala tayo at mapakita ko sa inyo yung ganda dito sa New Zealand. Yung winter nga pala dito sa New Zealand mga boss is nag-uumpisa ng June at magtatapos siya ng September. Kaya maybe next month ay mag-start na yung maraw na maganda na yung klima, hindi na siya malimit. Kaya yung iba, pag winter, yung mga karamihan ng mga lokal dito nasa ibang bansa. Nagpupunta sa ibang bansa kasi nga pag winter dito laging umuulan at sobrang lamig din talaga. Kaming mga Pinoy syempre no choice, kailangan mag-tiis dito at nakasanayan din namin talaga mamuhay dito ng gintong seasonal na panahon dito sa New Zealand. So yun mga boss, habang may nakasala nga tayo na labahin, for today's video magbibigay tayo ng linaw sa mga isipan ng mga kababayan natin na nako-confuse pagdating sa sahod ng isang OFW dito sa New Zealand. Lalo na sa mga viewers na mga nakakapanood ng content creator at nagbablog ng magandang sahod na pinapakita nila. Kaya marami din nagtatanong sa akin kung totoo daw ba yung mga sinasabi ng mga vlogger na yun o gawa-gawa lang nila. So kung may mapapansin kayo ng mga nagbablog sa social media na ang content nila ay yung magandang kitaan, malaki ang sahod, tapos madali lang yung pera sa trabaho nila, ay posible naman na totoo yun. At ako mismo nakaranas ng ganun. Pero na-realize ko na nakadepende pala to sa kung saan ang employer ka mapupunta, saan ang trabaho ka mapupunta, at hindi lahat ng OFW dito ay pare-parehas ng estado na naging buhay nila. Kaya kung mapapansin nyo sa mga nagre-react ako, nagko-comment sa mga video nila, ay yung madalas na naka-experience dito sa New Zealand o yung mga dating nanirahan dito. Kaya sila yung mostly na nagre-react na hindi totoo yung sinasabi ng mga nagbablog na yun. Kaya kung may mga akala sa ginawa akong video noon 2 years ago regarding sa sahod ko at saka magkano na lang yung matitira sa kikitain ko noon, yun yung time na bago ang vlogger pa lang ako at saka bago pa lang ako dito sa New Zealand. At yun nga, doon ko masasabi na panapanahon lang pala talaga yun at hindi laging mangyayari sa atin yung ganong sitwasyon. Kaya nung time na palipat-lipat na ako sa ibang company, doon ko din na-realize talaga na hindi lahat ng sitwasyon ng OFW ay pare-parehas na nangyayari dito. So sa video ko na yun, talaga masasabi ko na napakaswerte ko ng time na yun. At talagang totoo nangyayari po sa inyo, kaya mostly sa mga nagre-react din sa inyo, mga nagagalit din. Dahil iba yung naranasin nila sa mga sinasabi ko dun. Kaya yun, hindi ko masisisi yung mga nagre-react na yun ng mga kababayan natin kasi nga ako mismo nakakita at naka-experience na din na nangyayari sa nila. Pero good thing lang sa ginawa ko noon ng time na nasa magandang company pa ako at magandang trabaho ay hindi ako naging magastos sa sarili ko, hindi ako naging maluho at saka hindi ko sinaya yung pagkakataon na yun na ginawa ko talaga is nag-ipon at nakapagpundar ng investment. Kaya nakakuha kami ng partner ko dun sa province ng farm tsaka ng bahay sa subdivision. Kaya hindi ko din pinagsisihan na talaga nag-abroad ako dito at kaya malaking bagay talaga sa akin yun. Nakapunta talaga ako dito. Pinapasalamat ko talaga sa mga taong nakatulong at nag-encourage sa akin na makarating dito. At ayun naman yung mga kabaliktaran na nangyari sa mga kababayan natin na hindi pinalad sa unexpected din nilang mangyari sa buhay nila pag nandito na sila sa New Zealand. Lalo na yung mga kababayan natin na pamilyado sa Pilipinas. Pero may mga nakakasalamuha naman siya, nakatrabaho na gumanda din naman yung buhay nila siya, nakapagpundar din talaga. Depende lang talaga sa tao kung paano mo gagamitin yung perang kikitain mo, kaya mas maganda maging wise talaga pag nasa abroad ka, hindi lang dito sa New Zealand, kahit sa ibang bansa. Importante talaga is mag-ipon tsaka magpundar ng sarili mong lupa. Once na mag-retire ka ay merong kang pagkukuha na ng
source of income mo. Kaya yun din mga naging advice sa ng mga nakasalamuha ko, mga kababayan natin na talagang dekada na nagtrabaho sa abroad at wala nangyari sa buhay nila. Binigyan nila ako ng aral, yun nga na habang bata pa ako, syempre dapat mag-ipon habang nandito pa sa New Zealand at habang kaya pa ng katawan natin, kasi hindi habang buhay ay lagi tayong malakas. Kaya yun din naging inspiration ko, kaya natuto din ako sa buhay habang nandito ako sa abroad. So ginawa ko lahat ng makakaya ko para makapag-ipon. So ayan mga boss, tandaan nyo na sa pag-abroad, hindi lahat ng mga OFW ay pare-pareha sa magiging estado. Maaaring hindi maganda yung kapalaran mo, maaaring ding swerte yung kapalaran mo. Kaya panapanahon lang po talaga to. Itong video na to ay binasi ko din sa mga nakasalamuha kong mga kababayan natin at mga nakatrabaho natin, lalo na dun sa mga bagong dating dito sa New Zealand. At ito yung mostly din na nararanasan ng mga kababayan natin na kakadating lang dito sa New Zealand at nagsisimula pa lamang mamuhay, lalo na yung mga pamilyado sa atin dyan sa Pilipinas. Kaya ito sana yung mas makapagbigay sa inyo ng linaw at maging aware na posible mo din mangyari kung nangangarap ka makapagtrabaho at makapunta dito sa New Zealand. Kaya mga boss, itong si OFW, bago yan dumipad dito sa New Zealand o bago mapumunta yan dito, hindi alam ng mga kamag-anak, pamilya o ng mga kaibigan niya na marami pinagdaam ng hirap at pagsubok yan, lalo na sa utang, sa pera. Kahit nasabihin natin na walang bayad yung processing fee tsaka placement fee, marami pa rin niyang gagastusin bukod sa medical. Siyempre pagpapalakad-lakad ng mga papeles, requirements, at yung siyempre yung titirhan mo, lalo na kung malayo kang sa mga agency na nag-hire. Siyempre, mas malaki ang pamasahin yan. Kaya yung iba na kababayan natin ay napipilitan na magsanla ng mga gamit nila, o kaya magbenta, o kaya mangutang sa mga kakilala. So ginawa nila lahat yan para makipagsapalaran dito, which is hindi natin ine-expected kung ano talagang pwede mangyari sa atin. Ang alam lang nila ay yung maganda yung bansa na pupuntahan at expected nila maganda yung gitaan. Pero maraming hindi nakakalam kung ano talaga ang posibleng mangyari pag once na nakapunta na siya dito. At ayun nga, dumating si OFW ngayon sa New Zealand at ang expected niya ay maganda yung kikitain niya agad at mababayaran niya agad yung mga nautang niya sa atin dyan sa Pilipinas. Pero mali pala yung nakakala niya at hindi niya inaasahan na mas marami pa pala siya pagdadaan ng hirap dito bago siya makarecover. Hindi po ganun kadali dito mga boss, sasabihin ko na po sa inyo na lalo na kung first timer po kayo. Kasi ang unang-unang kalbaro nyo pag dumating kayo dito ay yung maghanap ng rerentahang bahay. So syempre kayo ang maghahanap ng tutuluyan nyo dito for the meantime na nagtatrabaho kayo dito sa New Zealand. Kasi walang libre po dito, walang libreng tutuluyan. At kayo din ang sasagot para sa inyo. At sa paghahanap ng bahay, katulad lang sa atin dyan sa Pilipinas, mayroong mga advance at deposit din na babayaran. Kahit sabihin natin na may pera tayo na kumikita, doon mapupunta yung una nating sasahurin. Pangalawa, maghahanap tayo ng o magpo-provide tayo ng sasakyan natin, sariling sasakyan na magiging service natin papunta doon sa trabaho, galing doon sa may tutuluyan ninyo. So wala ding libreng service papunta sa trabaho niyo mga boss. Kaya swerte na lang kung yung trabaho niyo na pupuntahan ay malapit lang sa tutuluyan ninyo para pwede kayo maglakad dun, kayo makakatipid. Kaya most of the time mga boss, nasasuggest ko talaga sa mga kababayan natin na kung maaari, huwag kayong basta-basta kukuha o magluloan ng sasakyan hanggat kaya nyo o magagawa nyo na para na makisakay sa mga kasama nating OFW dito, ay gawin nyo na lang at mag-ipon lang kayo na makabili ng kahit second hand lang ng sasakyan. Kasi para sa akin, hindi advisable na makipagsabayan kayo sa mga ibang kababayan natin na nagtatagal na dito at bumibili ng mga mamahaling sasakyan o magaganda sasakyan, kumukuha ng hulugan. Kasi ilang taon nyo yan na bubunuin na parang bumili kayo ng doble na sasakyan. Kaya mas, para sa akin, ma-advise ko na mas maganda makipon lang kayo ng pambili ng second hand. Kahit siguro sa 2 buwan na pagtatrabaho nyo, makapag-provide na kayo, makabili na kayo sa sasakyan.
syempre, huwag tayo mag-expect ng maganda sasakyan. Importante yung magagamit natin, tsaka yung matibay. Dito naman sa news yun, mga boss, ay matitibay naman yung mga sasakyan niyan eh, kahit second hand lang yan. Kasi dito sa New Zealand, lagi yan may inspection taon-taon. Kaya yung mga binibenta niyan, mga sasakyan, ay talagang kahit matatagal na nagamit, which is a good service pa rin na mapapakinabangan talaga habang nandito sa New Zealand, magiging service mo talaga. So isa pa, yung sasakyan na kukunin natin dito ay mayroon niyang insurance na hinuhulugan linggo-linggo, pwedeng buwan-buwan o linggo-linggo. So isa pa yan sa makakabawas sa sahod mo. Siyempre yung gas, tsaka yung pagkain at yung iba pang pangangailangan mo dito sa New Zealand. Kaya, so dyan pala mga boss ay masasabi na natin na mababawasan na agad yung kikitain natin. So ngayon mga boss, pakinggan nyo to. Ito magbibigay po ako ng example ng computation na magiging salary na isang kapwa nating OFW dito sa New Zealand, lalo sa mga baguhan. At ito po yung posible talaga na mangyari at matitira sa sahod natin. Kaya yan, magko-compute tayo, gagamitin natin to sa kababayan natin na bigyan ng above minimum ng employer sa atin dyan sa Pilipinas.